Hi, I'm Voltaire Tupas. Welcome to Rappler Talk. In 2010, Mary Jane was arrested, tried, and sentenced to death for attempting to smuggle more than 2 kilograms of heroin into Indonesia. The investigation into Mary Jane's case has since brought attention to various efforts to save the Filipina. Veloso's lawyers argue she was not properly represented in trial. They ask the Indonesian court to review her case. Mary Jane's family insists she was framed. Despite this, Indonesian President Joko Widodo has repeatedly rejected appeals for clemency for drug traffickers on death row. What is next for Mary Jane? What is her family's plea? Joining us today is Celia Veloso, mother of Mary Jane, to discuss the issue further. Magandang hapon po, Manang Celia. Magandang hapon din po. Gagagaling lang ninyo sa DFA. In fact, halos araw-araw yun na ang nagiging buhay nyo dito sa Manila. Opo. Ang pumunta sa Embassy ng Indonesia, sa harap ng DFA. Opo. Kanina po, kumusta po yung inyong naging rally sa harapan? Wala po. Hanggang saan naman malat lang kami nagkasasalita doon. Wala po bumaba. Hindi po sila lumabas. Basta patuloy lang po ang panawagan namin sa Presidente. At ganoon din po sa DFA, sabi ko nga po sa kanila, maski hanggang sa huli man lang sana makasama namin sila. Dahil may 24 pa eh. Bali, yung last na bisita niyo sa DFA, I understand, gusto niyong ayusin yung passports ng mga kapatid ni Mary Jane. Dahil yung unang kapatid na nasa Indonesia na ngayon. Ang kumusta po yung pag-aasikaso ng mga papeles? Nung pong una, sabi po ni Ma'am Violet sa amin, kahilingan daw po ng anak kong si Mary Jane Veloso na buong pamilya makita. Sabi po namin, sinabi kay Ma'am Violet na, Ma'am, yung attorney na lang namin, ang kausapin nyo dahil meron na pong kami attorney na kailangan nyo makausap. Tapos sabi po ni Ma'am Violet sa amin, bakit naman daw pararaan pa sa attorney? Bakit hindi daw ba kami makapag-desisyon? Sino si Ma'am Violet? Nagtatrabaho po sa DFA. Yun daw po ang may hawak ng kaso ni Mary Jane ko dito sa Pilipinas. Maaaring niyo bang ikwento kung ano ang experience niyo sa araw-araw na inyong pagpunta sa embassy, sa DFA, at yung kampanya niyo para maisalba ang buhay ni Mary Jane? Halos, mula po nung nahuli yung anak ko, hindi ko ho mabilang, hindi ho namin mabilang buong Veloso. Hindi ho namin kayang bilangin sa 5 taon na nagdaan na nananawagan kami sa kanila. Nagtatanong po kami, nakikibalita po kami. Wala po. Ang lagi pong sinasabi po nila, wala po si Ma'am Patricia. Dahil si Patricia pa po noon, wala pa po si Ma'am Violet. Pagka nakakontakt naman po kami, sabihin po nila, kumakain po si Ma'am Patricia. Nakalib si Ma'am Patricia. Tapos nilalagnat si Ma'am Patricia. Puro po ganon. Ano po, inabot na po ng 1 taon, puro po ganon. Kami po ang kumukontak, ala po kami makontak. Pero patuloy po ang pagluwas din namin. Magparaan na po kami ng 2 araw, 3 araw, luwas na naman po pagka nakahanap ako ng pera. Nabanggit ng tagapagsalita ng Pangulo ng 1 araw, na ginagawa ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito para maisalba ang buhay ni Mary Jane. May effort na ba yung palasyo na kausapin kayo ng Pangulo or kahit sinong opisyal? Wala po. At saka wala po sila nagawa hanggang sa ngayon. Wala pa ho akong, maski anino lang ho ni Presidente, hindi ko pa ho nakita. At sa DFA ho, nanawagan din ho kami. Wala rin lumabas kanina. Wala po kami na hindi natulong siya. Ang binabanggit po ng palasyo, halos 3 na yung efforts ng palasyo upang humingi ng clemency sa pamahalaan ng Indonesia. Nung una, nung bago pa naging presidente si Jokowi, makakamakailan lang nung bumisita ang presidente ng Indonesia nung February, nakausap din niya yung Pangulo. Of late, meron ding effort daw na sumulat ang Pangulo sa Pangulo ng Indonesia. At in fact, as we speak, yung Vice President ay papunta rin ng Indonesia at may basbas ni Aquino upang makipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Bakit na sasabi niyo hindi sapat yung tulong ng pamahalaan? Ano lang po kasi kung nakikita eh. Sa totoo lang po, siguro po ngayon, maaari po na
kumikilos po sila na hindi ko po alam. Kung hindi po sa migrante, pati na po yung anak ko, muli na po yung pagkilos nila ngayon. Ala ho kaming, ala ho sila sinabi sa amin at ala ho kami talaga nakita. Dahil noong April 10, yun na po ang talaga hatol ng anak ko. Kaya po nung mabasa po namin sa TV at naibalita sa TV na ibinasura yung apila ng anak ko, buong mag-iina, nag-iyakan na po kami, dahil alala po kami alam lapitan. Magdamag ho kami, hindi nakatulog nun hanggang sa umaga. Noong mag-alas 10, may dumating po sa amin, migrante, napakilala po sila. Sila raw po yung migrante. Tapos, ang sabi nila, hinanap namin kayo, gusto namin kayong tulungan. Para po wala ako narinig. Tinanggap ko po agad. Then, dito nga po sa Maynila, dalawang taon mahigit po kami lumalakad talaga. Alaho kami nahingan eh. Ayun po, lumapit na po sa amin. Parang ako po hindi narinig. Tanggap po ako kaagad ng tulong nila. At yun nga po, kundi po sa migrante po, baga po noong April 10, patay na po yung anak ko. Dahil ang hinihintay na po namin talaga noon. Hinihintay na lang namin kung iuwi-ibang kayo sa amin o hindi na. Yun lang po talaga mong kuha namin. Ananaw kami pag-asa noon. Anong gusto niyong gawin ng Pangulo, ni President Aquino, para makatulong na maisalba yung buhay ni Mary Jane? Ang gusto ko lang po sana naman sa President natin, sa totoo lang po kasi, mahabang panahon po ng serbisyo ang pamilya namin sa kanila. Tatay ko, biyanan ko, mister ko, nagtrabaho po sa Hacienda Lucita nila. Matagal po, ilang taon. Doon po, nagkasakit yung asawa ko nung nahulog na ng daganan siya ng tubo na buhat-buhat niya. Doon po niya nasubukan umihin ng dugo. Kaya po, ang inaano ko lang naman po sana sa kanya. Noon nilapitan po niya kami para dalhin siya ng butuhan, May 2010 po. Dinala po namin siya dahil ang alam po namin, meron po kaming tatakbuhan. Tulad po ngayon sa nangyari sa anak ko, pero wala po pala. Dahil kung natuloy yung kamatayan ng anak ko noong April 10, alaho kami maski konti, maski paramdam lang, alaho kami naramdaman sa kanya. Between 2010 at saka hanggang ngayon, ang binabanggit ng DFA, meron ng legal support na binigay kay Mary Jane. Anong masasabi niyo sa naging tulong na yun? Hindi po totoo yun. Binigyan po nila ng PAO yung anak ko, attorney raw. Binigyan nila ng taga-transfer daw sa Tagalog. Aralin din po. Hindi, kagaya ko rin po na hindi marunong. Hindi ko sana kaintindi ng Tagalog. Noong pong may hearing daw, noon nga po bumigat ang kaso ng anak ko dahil may tinanong sa anak ko. Tinignan po niya yung taga-transfer sa Tagalog. Hindi rin po alam ang isagot. Kaya nag-isip na lang yung anak ko kung ano isasagot niya. Nagkabaligtad po yung sagot ng anak ko. Yun po yes, naging no. Yun no, naging yes. Kaya po bumigat ang kaso ng anak ko. At nalaman mo ito dahil sabi ito sa'yo ng anak mo mismo? Opo. At maski po yung ano, maski po yung attorney na niloko po kami hanggang sa ngayon niloko kami. Dahil po nung February po pumunta kami ng Indonesia. Alam na po pala nila na hinatulan ng anak namin. Pero wala po silang sinabi. Sa DFA, wala po silang sinabi sa amin. Ang sabi lang po nila sa amin, baka raw gusto namin dalawin yung anak ko. Ang sagot ko po, kung bibitayan niya anak ko, ayaw ko po. Ang sabi niya sa akin, hindi po nanay, ginagawa nga po natin lahat eh. Ang kwalang po namin, kung gusto niyo dalawin yung anak niyo, ay gusto po. Kung hindi po bibitayan yung anak ko, gusto po namin. Pumunta po kami. Maski po yung anak ko, buong pamilya ko po, hindi po namin alam, wala po kami kaalam-alam. Na yun na po pala ang huling pag-aharap namin ng anak ko, na buhay. At doon, yun na pala ang huli na mayayakap ko yung anak ko. Kung wala po yung migranteng dumating, hindi ko po alam. Kailan kayo last na nagkita ng anak ninyo? February 18 po kami pumunta doon. 21 po kami na kami. Maraming nyo ba ikwento yung inyong pagkikita? Anong nangyari? Anong kanyang sinabi sa'yo? Po siya sinabi tungkol sa ano niya. Basta masaya po kami, buong pamilya. Naglalaro silang mag-aama, pati yung dalawa niya anak, kalaro niya. Kainan po kami. Tara po, masaya po kami na ala po sa isip namin na mamamatay ni anak ko, na bitay na pala, April 10. Maski po yung anak ko wala pong kaalam-alam. Kaya po masaya-masaya kami na nagsama-sama.
Hindi po namin alam. Noong nakauwi na po kami dito, doon lang po namin ako. Noong magpanood po namin sa TV na ibinaskura na. Paki-describe yung mood niya noon ni Mary Jane yung nagkita kayo. Kasi yung huling panayam kay Mary Jane sa isang istasyon, makikita mong isang Mary Jane na matatag, palaban, at handa na raw siya na harapin kung ano man ang magiging hatol sa kanya. Noong po dumating kami doon, noong unang dating namin, talaga po naglulupasay po sila mag-iina kasi po, first time po niya nakita ganyan na kalaki yung bunso niya. Isang taon, tatlong buwan pa lang kasi noon. Malayo pa po siya, nakilala siya noong anak niya to, magbuka agad, mama, mama. Noon pala po nag-iyakan sila, nag-akapan. Noong natapos na po yun, talagang ayun po, masaya, ipinakita po niya talaga na ano, malambing pa siya, kumakandong sa amin ng tatay niya. Ang sabi niya, tatay, nanay, kung halimbawa lang po ah, huwag kayong mag-ano ah, eka po sa amin. Ano yun? Halimbawa po nanay, eka eh, kung matuloy man eka, yung ato sa akin, kung ano man ang kalabasan nito, nakahanda na ako, tanggap ko na nanay. Kung kaya mo anak tanggapin ako, hindi ko kakukaya. Yan po sabi ko sa kanya. Ang sabi po niya sa akin, nanay, gusto ko eka, kahit asa kabilang buhay na ako, pagka tinanggap niyo, eka talaga ipakita niyo na ano, masaya na ako. Yan po sabi niya sa amin. Pero hindi po siya umiiyak talaga. Hindi siya umiiyak. Matiba yun, hindi umiiyak. At, sabi pa po sa amin, huwag daw namin pabayaan yung dalawa niyang anak. Dahil alam naman niya na may asawa na yung asawa niya. Na sana, kung natanggap daw niya ng maluwag sa loob niya, ganun na rin kami at gusto niya. Huwag daw kami iiyak, masaya raw po kami. Yun po ang sabi niya sa amin. Kung halimbawa lang daw po. Yun. Anong pangarap niya sa kanyang mga anak? Anong nakikwento niya sa iyo na nag-uusap kayo doon sa Indonesia? Gusto po niya, mapag-aral niya po yung dalawa niya anak. Makapagtapos. Yun po ang pangarap niya. Kaya po lang ibang bansa siya. At saka po, matulungan daw po na kami tatay niya. Ilan sila magkakapatid? Lima po, bunso si Mary Jane. Yung kanyang dalawang kapatid ngayon, ito ngayon yung nandito pa sa Pilipinas. Opo. Yung isa nasa Indonesia na. Opo. Yung dalawa? Andyan po sa DFA kanina. Iniwan po namin sila doon. Kung nag-usap-usap kayo bilang pamilya, paano nyo tinatatagan yung inyong loob? Kasi Mary Jane nagpakita ng lakas ng loob. Hindi po kami kagaya ni Mary Jane. Nag-uusap-usap po kami, pero ang araw natatapos sa usapan, nag-iiyakan lang ho kami. Hindi kagaya ni Mary Jane matatag. Saan niya kukuha ni Mary Jane yung ganong tatag? Siguro po, pinapangaralan siya ni Father, yung kaibigan ng pari. Noong una ko siya nahuli, umahagulgulo siya talaga. Sabi niya, ate, nanay, tulungan niyo ko, ayaw ko pang mamatay. Yung mga anak ko, gusto ko pa makasama, kayo gusto ko pa makasama. Yun po sabi niya noon, pero ngayon, hindi na po. 30 years Andala old. Po raw siya. 30 years old na siya ngayon. Opo. Hindi pa masyadong kilala ng publiko ng mga Pilipino si Mary Jane dahil ngayong taon nga lang medyo naging matunog yung kaso. Opo. Niya. Maari niyo bang ikwento kung kumusta si Mary Jane bilang isang bata noon nung pinapalaki niyo siya? Si Mary Jane, kabataan po, niya. Opo. Lima po silang magkakapatid, pero si Mary Jane po pinakamalambing. Mapagmahal po sa magulang. At sa mga kapatid, pagka meron po siyang gusto, inuuto-uto niya yung kuya niya, nag-iisa po yung kuya niya eh. Apat po silang babae. Uuto-utuin niya yung naakap-akapin niya. Noong pala may kailangan lang, may hihingin lang, ganun po siya. At saka po, ang ano po ni Mary, duwag po si Mary Jane. Matatakutin po siya, iniligaw po namin minsan, nagtago lang po kami, umiyak lang po. Pero hindi po umaalis sa kinaruroonan niya. Umiyak lang doon, nasigaw na nanay, ate. Hindi po siya alis. Ganun po ang kanya. Saka po, mapagkaibigan po si Mary Jane. Pati po yung mga teacher niya sa Mayapyap, nung nag-high school siya. Mahal siya ng mga teacher niya. Bawat umuwi anak ko, may dalang damit o kaya sandals. Sabi ko, saan galing yan? Binigay ng teacher ko nanay, ganyan kabait yung anak mo. Mabait si Mary Jane. Nung nagpaalam siya sa'yo, nung una niyang attempt na maging OFW, una sa Middle Dubai East, po. Sa Dubai, tapos sa Malaysia, pinayagan ninyo siya nung unang alis niya? Nung una po. Pinayagan po namin siya dahil nakiusap siya dahil
alaga raw po siyang asawa na paano raw nabubuhay yung dalawang anak niya. Hindi naman daw po sapat yung pinagbibenta niya ng sopas, spaghetti, saka ice candy. Eh ngayon po, ipinayagan po namin. Kaya lang po, nakasampung buwan lang po siya. Pinauwi rin namin dahil pinagtangkaan po siya ng employer niya. At saka yung kasambahan na kasama niya, pinagtangkaan din siyang saksakin. Kaya po, pinauwi na po namin. Hindi ba kayo natakot na sa ikalawang pagkakataon kung magpunta uli siya sa ibang bansa? Natakot maaring. Pero nagpumilit ba siya na pumalis? Hindi na po namin siya pinayagan, pero nagpumilit po siya dahil sa magandang pananalita ni Christina na pasasahurin daw po ng 25,000. Sino si Christina? Yun nga po yung kalibin po ng kinakapatid niya. Ninong po niya sa kasal yun. Ito yung nag-recruit sa kanya papuntang Malaysia? Opo. At pagdating sa Malaysia, tama ba na siya ay walang trabaho na nadatnan? Wala na po. Dahil ang sabi po ni Christina, nakakuha na daw po ng kasambahay. Pero umiyak po yung anak ko, sabi niya, ate, ako lang inaasahan ng mga magulang ko at anak ko. Paano yan? Tapos isa pa, wala na akong ticket. Ang sabi po ni Christina, tatlong araw lang tayo dito. Marami kong best friend, mahanapan kita. Yan po ang sabi. Ayun nga po, yung po, bago po magtatlong araw, meron po dumating ng dalawa. Ipinakilala po kay Mary Jane na boyfriend daw po niya isa doon. Inilibot po siya, nag-mall po sila. Binilang po na maraming damit si Mary Jane. Tuwan-tuwa nga raw po si Mary Jane dahil noon lang po niya nasubukan ng ganun kagagandang damit. Kaya po tuwan-tuwa siya na hindi po niya alam na kapahamak na po pala yun. Nung umabot po yung tatlong araw, dumating po si Christina, may bit-bit po maleta. Mary Jane, gumayak ka na, taalis ka na. San ate, eka po niya. Sa Indonesia raw. Ate, wala akong ticket. Ako nang bahala. Inabot po yung maleta. Nung pagkaabot po ni Mary Jane, talaga pong pansin niya, mabigat. Ate, eka, bakit mabigat yung bag? Talaga niya ang bag dito sa Malaysia, pagkabago, mabigat. Kahit po ganun, tilingnan po nung anak ko. Binuksan po lahat ng slipper. Opo, binuksan po niya lahat. At saka, kinapahan din daw po niya yung puwit. Talaga po wala. Kaya po nung ano, inilagay na po niya yung damit doon. Nung po nailagay yung damit, hindi pa po na isusuot yung sandals niya, inapuran na po siya. Kaya sa sasakyan na po na isuot yung sandals niya. Nung pagdating po ng airport po na Malaysia, may isang lalaki raw po lumapit doon na agad ako na mag-aasikaso ng bagay mo. Na alam po niya na baka kakilala niya ano. Binigay daw po niya, kaya po nakasuot dito sa Malaysia. So anong hindi po niya alam na... So anong pagkakaintindi ninyo, maaring nilagay na yung nabanggit na droga before nung binigay yung bag or doon sa airport nung dumating yung lalaki na yun? Eh, yun lang po, hindi rin po namin maano. Pero ang sabi po kasi nung anak ko, mabigat na daw po yung bag na ibinigay. Eh, ganun din daw naman po eh. Nung buwaba na po sa Indonesia, ganun din naman po eh. Hindi naman daw po nabago yung mga nung maleta niya eh. Kaya nga po nung nagulat na lang po nung tumunog daw po yun. Pwedeng buksan, opo. Di binuksan po. Tapos ala rin daw nakita yung police. Eh nung ikinan ulit, tumunog na naman. Pwede nang biyakin yung puwit. Opo. Binyak po. Andun po. Talaga napaganda raw po talaga ng pagkakasin. Maski pala kapain yung hindi raw makakapa. Ang binabanggit ninyo ay maaring mga sindikato yung nasa likod. Maari po na. Anong basehan ninyo? Anong, bakit kayo umabot bakit sa ganong... Bakit po pinakilalaman nila yung bag ng anak ko? Eh siya po may dala para po siya mga ano eh. Eh bakit po ano? Dahil ako rin po kasi nung dumalo sa kanya, pangalawang beses na ako kami pumunta doon, hindi ko nila pakikilaman yung bagahe mo. Ikaw ho talaga mag-ano noon. Eh bakit yun? Mayroon pong kumuha. Kaya yun po ang iniisip namin. Na baka kasama po ni Christina po yung mga yun. Anong pagkakakilala niyo sa recruiter na ito? Meron ba siyang background? Meron ba kayong nabalitaan? Ang pagkakakilala ko lang po kay Christina, may mansion po yan sa Bicol. May sarili pong bahay doon. Pero wanted po siya, hindi siya makauwi. Bakit siya wanted? Ang balita lang po namin, marami po siya niloko rin doon ng mga tao. Tapos po, sa San Jose po, may mansion din po siya. Tapos pagka dumating po ng Talavera, lima po yung alalay niya na kasuot na pansundalo na mahahaba pong barin. Pero hindi ho namin alam kung sundalo yon. Ganun po. Pero hindi ho namin kapitbahay lang ho nung nila Mergin. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap si Christina dahil sabi niyo may relation sila, parang inaanak? Opo, kinakapatid si Mergin. Mergin po yung
kalibin po ni ano, Christina. Nagkaroon kayo ng pagkakataon na magkausap tungkol sa kaso, sa kalagayan ni Opo. Mary Jane. Anong sabi Opo. Niya? Noong pong April 22 po, dumating dito lang, siya. Hindi po, ayaw, 2010 po. Noong bago po, noong nahuli na po si Mary Jane. Okay. April 26 na kulungan po si Mary Jane. April 27 po, dumating si Christina sa Talavera. Tumawag po yung balay ko, Mary, andito si Tintin. Pumunta po kami mag-asawa. Tapos, Tintin, kumusta si Mary Jane? Inaga po kami mag-asawa. Nanay, naku, ang ganda po na napuntan ni Mary Jane. Napakabait na employer niya. Binila na maraming damit. Binila ng cellphone. Binigyan pa ng 500. Hindi ko lang po alam kung ano yung 500 na yun. Kung dollar sa o ano. Hindi. Ito nga po, katibayan, may dala kong gatas. Binili pa po na employer niya. Napakabait. Kasi po, si Dar nga po, isang taon mahigit pa lang po noon. Di natuwa po kami. Salamat. Napasalamat pa po kami sa kanya. Salamat, Tintin, kako. Dahil siya nagkaroon din ng magandang trabaho yung anak namin. Yun po. Alala po kami komunikasyon sa anak ko. Noong po May 9 po, tumawag po si Mary Jane. Hindi po namin talaga, wala po pumasok sa isip namin siya nakakulong na. Hindi po. Dahil alam niya Mary Jane, tatay niya, pagtawag na ganun, sinagot ng tatay, kumanta ka agad po na happy birthday. Tapos binati niya yung tatay niya, tawa po ng tawa. Masaya. Na hindi po namin alam na nasa kulungan. Kailan niyo nalang nalaman na lang na... May 11 po. Nag-text po siya ng mga pangit na... Nireplyan po namin, hindi sumagot. Noong May 12 po, nag-text, mas matindi na po yung text niya. Kaya pilit po namin kinontak. Na-contact po namin. Doon na po namin nalaman na April 26 na nakulong na po siya. Tapos po, ayun, isinalaysay po niya sa amin ang pangyayari. Pumunta po kami kay Tintin. Yung Christina, po namin, yung recruiter. Kami po lahat. Pati mga anak ko po kasama namin. Galit na galit po yung mga anak ko. Gusto ko nila. Sugurin talaga pong pag-aablutin po nilang gusto. Eh, may mga tao rin po, inano sila, pinigil. Tapos po, sabi namin, sinungaling ka, walang yaka ka. Sabi mo, maganda na punta na anak ko. Ano pala, alam mo na nakakulong, bakit di mo sinabi? Alam po niyong ginawa. Inaga po kami mag-asawa, tinima-tima sa likod. Nanay, tatay, huwag po kayo maingay. Kasi po, ikaw malaking sindikato po kami. Ikaw po niya. Pagka ano po, huwag kayong lalapit kahit kanino, huwag po kayong lalapit at saka huwag kayong magpapamilya. Kasi po iisa-isahin kayo. At saka si Mary Jane, eka, papatayin sa kulungan. Yun po sabi niya. Tapos eh... Anong reaction niyo nung sinabi niya yun? Natahimik po yung mister kung hindi yung nakakibo. Tapos nung kanika, sa dami-dami kasi na napalusot ko, eka eh, kung bakit yung pangkinakapatid ko ang nahuli. Eka po sa amin, Christina. Eh yung nga po, nangako po siya na maghintay lang po kami ng 3 buwan o 5 buwan at mailalabas daw po nila kahit ilang milyon, kahit 5 milyon, ilalabas daw po nila anak ko. Nakaraan po yung pangako nila, wala po nangyari. Kaya po lumakad na po kami, lumapit kong kangi-kangino. Pero alam po nila ilakad namin. Sabi ng pamalan, tinutuwis na ngayon yung recruiter ni Mary Jane. Walang balita, wala na ibahagi sa inyo kung anong po, update? Hindi ko po alam eh. Ala po kasing taong yun doon sa bahay, lang migrante po, dalawa na iwan. Mga anak ko kasi andito. Uuwi pa lang ngayon si Darlene. Kaya ala pa po. Ngayon, yung lawyers ninyo sa Pilipinas, yung bagong lawyers niyo, pupunta sa Indonesia. Opo. Malamang nakalapag na ngayon sa Indonesia. Nagbibigay ba ito sa inyo ng bagong pag-asa na mapalakas yung... Anong ngayon ang bagong ebidensya na gusto ninyong iharap doon para mabigyan ng clemency si Mary Jane? Malaki po ang pag-asa namin doon sa tumutulong sa amin ngayon dahil talaga po sila tapat na tumulong. Ala po sila hinihingi kabayaran sa amin. Basta ang pangako lang po niya sa amin, nanay, kung ano man po ang kahinatnan nitong ginagawa natin, na ikang ganun. Diyos lang nakakaalam. Kaya sana tanggapin niyo kung ano man ang kalalabasan nito. Hindi po ako nangako. Yun po ang sabi niya, pero okay lang po sa akin, dahil nakikita ko naman po na kumikilos po talaga sila. Ngayon yung mga batas ng Indonesia, lalo na pagkaugnay sa droga, mahigpit. In fact, isa sa mga mahigpit sa buong mundo. Yung iba pang mga nasa death row ay hindi rin pinagbigyan, yung galing sa Australia, halimbawa, hindi rin pinagbigyan. Ngayon sa Pilipinas, ngayon umiingay muli yung kampanya ninyo para maisalba si Mary Jane. Ano masasabi niyo sa huling sinabi ni President Jokowi na igalang ng ibang bansa yung kanilang batas kaugnay sa droga dahil napakalaki ng problema nila sa droga kaya gusto nilang manindigan na parusahan yung mga may sala?
Masasabi ko lang naman po, sa presidente po ng Indonesia, igilagalang po namin yung patakaran po ninyo. Kaya lang po, nakikiusap po ako sa inyo, Mr. President, na sana po, alamin niyo po muna ang buong katotohanan, yung pong totoong pangyayari po, na kung may kasalanan po yung anak ko, tanggap ko naman po kung ano po iyahatol niyo. Kaya lang po, hindi ko lang po kayong tanggapin yung pong maparusahan po na wala siyang kasalanan. Alamin niyo po muna, bigyan niyo po ng pagkakataon, nakikiawa, nagmamakaawa po ako sa iyo, Mr. President, na sana po, pagbigyan naman po niyo yung kahilingan namin, na sana po yung po apela po namin sa inyo, eh, tanggapin niyo muna. Pagka napatunayan niyo po, gawin niyo po yung gusto niyong gawin. Ano ngayon ang bago ninyong arguments? Ano bate sa inyong usapan with your lawyers? Nabanggit niyo na na hindi nabigyan ng translator dahil bata lang, estudyante yung translator na binigay. Hindi nabigyan ng tamang proseso. Sa ngayon, sa pagpunta ng mga lawyers nila ngayon, ano ang malakas na laban na kanilang dala doon? Malakas na po ang laban ko ngayon dahil alam ko po, una-una po kasi sa Diyos. Dahil siya po ay lagi na nagabay. Sa ano ko po, talaga pong may pag-asa na po yung anak ko dahil totoong attorney na po yung lalapit sa anak ko ngayon eh. At totoo na rin po no na tutulungan siya sa... Hindi ko halimbawa po hindi niya alam, alam na po niya isasagot niya. Hindi po kagaya noon na talagang wala. Ala po yung ibinigay nila. Yung unang attorney, ang ipinaglaban niya doon ay life imprisonment. Kung sakaling mapagbigyan si Mary Jane, life imprisonment ang ibigay, matatanggap niyo ba yung ganong parusa? Opo. Huwag lang pong kamatayan. Kasi po, pagkabang buhay po ang ibibigay niya ng pataw sa anak ko, may pag-asa pa po yung dalawa niyang anak na balang araw makikita niya. Dahil mawala man po kami ang tatay niya, meron pa po siyang babalikan. Anong sinasabi ng mga apo ninyo na medyo nagsisink in na ba sa kanila? Malinaw sa kanila yung pinagdadaanan ng kanyang nanay? Yan po, pangalay po. Anong alam sinasabi po niya sa'yo? Malaki po pagbabago ngayon. Siya po na-apekto ng gusto ngayon. Pero yung pong bunso, alam po niya na nakakulong yung nanay niya. Pero yung pong bitay po, hindi po niya alam. Kaya po masaya nakikita. Kailan unang nalaman ng panganay? Nung pong bagong huli pa lang po. Anong kanyang nung reaction? Nung 2010 pa lang po. Malaki na pong pagbabago. Nung nalaman niya, anong kanyang sinabi sa'yo? Nasira pong pag-aaral niya. Ala po, ano, saka po ngayon, palaban na po siya. Hindi po kagaya no na marunong po mangupo. Ngayon po, hindi na. Saka huwag po away ngayon, nalaban na. Noon po, kung gano'n siya kabait noon, ngayon po. So, huminto muna siya sa pag-aaral? Since... Nag-aaral po siya, kaya lang hindi po namin alam kung pasas siya dahil baksak po lahat ng sabi. Dahil kahit anong pakiusap daw po ng mga teacher, ala po, nakatanga lang po nilalaro-laro lang yung ballpen niya. Hindi sumasagot, hindi kumikibo. Kaya po yung pong pangalan. Saan siya nag-aaral ngayon? Doon po sa Talavera. Pero ito pong pasukan, kung mapasaman po sa o hindi, doon po sa Caudillo. Ano yung palaging binabanggit niya sa'yo, na kinikwenta niya sa'yo, kung namimiss na yung nanay niya? Hindi po siya nagkukwento. Kinikim-kim lang niya. Kaya tanong po namin niya. Inaalam po namin, sabihin lang po niya, ala po, hindi po nagkukwento. Nung nagkita sila ng nanay niya, naisama siya sa Indonesia. Anong, sa may kwento kung paano sila nag-meet mo mag-ina? Nung nagkita po sila mag-ina, mahal-mahal po talaga ni Mary Jane kasi ano yung panganay. Talaga pong naagap niya, pero eka ni Mary Jane, anak, nakakahialam na nanay kang kita, binata ka na, mga ganun po yung nanay niya. Pero sila po anik-nanik sa ina. Kayo yung nagmana si Mark, saka si Darren? Eh, sa nanay po. Anong mga... Dahil mababait po nun eh. Hanggang ngayon po yung maliit din. Pero ito po nga, nabago lang po nung nakulong siya. Yun lang po pagbabago. Lumalaban na po ngayon. Pagbubugan. Para po bang, ano, hindi po alam po anong asa isip niya. Paano niyo kinikwento sa kanila? Pinapaintindi? Kaya po namin. Tulad po kami na pinagsasabihan ko nga. Hindi ko kumikibo yung panganay. Pero masama ang mukha. Ganun lang po siya. Pag nakikita nila ninyo na maraming taong tumutulong, anong kanilang pakiramdam na palaging maraming media? Masaya po sila.
Ngayon ko lang po nakikita yung apo ko nila, si Mark Daniel, na tumatawa po. Noon mula po nung nauli nanay niya, hindi mo po makakausap na maayos. Lagi po nagkukulong sa kwarto para po walang, ayaw na po makipagkaibigan. Ganon. Pero mula po nung pumasok po ang migrante, tapos tinuturoan siya, ano, ngayon po nakikita nila, tumatawa po, ngayon paglaro na. Kaya po malaki pong pagbabago rin. Noong nung nagpahayag ng suporta yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung iba pang mga grupo tulad ng migrante, in fact, kahit yung iba pang mga groups ng OFWs, mga individual, nararamdaman nyo ba na yung mga Pilipino ay sumusuporta sa kaso ni Mary Jane? Opo. Ang pakiramdam ko po, talagang masaya-masaya ako. Kung ano man po ang maging hatol ng anak ko, siguro nga po kagustuhan ng Diyos, pero nakita ko po na marami po talagang sumusuporta sa anak ko. Marami po naniniwala, marami ang mamahal. Kayo lang po yung malaki na pumatayan sa akin na marami po nagmamahal sa anak ko. Ano masasabi mo sa iba pang mga ina na ganito yung pinagdadaanan? Nabanggit mo kanina na may na-meet kang ibang mga... Opo, marami po. Marami po may problema na meron pong namatay po doon sa ibang bansa na sinabi na pagkamatay. Meron po yung pinuguta, may ano, yung pinagbintangan na pumatay. Kung ano-ano po maano. Kaya sabi ko nga po, sa ating mga kababayan, uli-uli wag po silang basta-basta nagtitiwala. Kahit to kamag-anak mo, mahirap nang magtiwala. At sana maging aral na sa kanila yung nangyari kay Mary Jane ko. Na huwag naman na sana maulit pang uli. Kung ano man yung kwan. At sa lahat po lang tumulong sa anak ko't mga sumusuporta at sa mga media po. Nagpapasalamat din po ako sa lahat. Dahil sa kanila po, ito po, natagpuan po kami ng migrante. Napuspon po yung anak ko. Eh ngayon, baka po sakali mapuspon pa rin po. Maski po habang buhay, tanggap ko na po. Huwag lang po mabita yung anak ko. Kaya sana matauhan na po yung mga nangingibang bansa po. Maging practical na po sila ngayon. Huwag na po silang paluloko. At yung gobyerno natin, wala pong magagawa. Pagka po paalis, masaya po ang gobyerno natin. Pero pagka nandun ka na po at may problema ka na, wala na po ang gobyerno natin, magtatago na po. Ginugunita ngayon ng natin yung ika-20 anibersaryo ng pagbitay kay Flor Contemplacion. Nakausap mo raw yung anak ni Flor. Anong pinag-usapan ninyo? Anong sinabi niya sa'yo? Ano po sabi, maging matatag daw po ako. Dahil nga raw po, ganun nga raw nangyari sa nanay niya. Sabi ko, sabi mo lang kako yan. Ang ina kako may hirap tumanggap. Ang anak kaya siguro kakong tanggapin. Pero magulang may hirap. Nanay, ika. Basta mawawag ko ika sa iyo, magpakatatag ka dahil ikaw lang nakikita kong malakas ngayon. Mahihina yung mga anak mo, mister mo, ika, may na rin. Anong ko, ika, na sa iyo silang mahugot ng lakas. Oo, kako, yun na nga lang kinukuhan ko, kako, pag-asa mo. Ikaw, saan ka humugot ng iyong lakas? Kay Mary Jane po. Tatatag po ni Mary Jane. Hindi pa rin po kasi ko nawawala ng pag-asa. May malaan Diyos. Kasi po nakikita ko yung anak ko, pilit po lumalaban sa kamatayan. Kaya ako rin po, ganun din po ang ginagawa ko. Wala akong pagod-pagod sa akin ngayon. Kahit po sa kami pupunta, kahit ano kwan, hindi ko yan iindaw yung pagod. Basta po may ligtas yung anak ko. Ngayon po ang kaarawan na mahuli anak ko. Anong araw na to? Eh, nung dumating sa Malaysia, 22 po. So dito nagsimula, ngayong araw nagsimula yung... Kaya 5 taon na po. We've been talking to Mary Jane's mother, Celia Veloso, about the Filipinas case in Indonesia. I'm Voltaire Tupas. Thank you for watching.